Ang kwentong ito ay bahagi ng Maragtas ng Panay. Ito ay istorya ng isang kinikilalang ama ng mga manggagaway na si Manuel. Walang eksaktong taon. Isla ng Panay. Isinilang sa isang pamilya ng mga alipin itong si Manuel, na ang tunay niyang pangalan ay Laham. Bagamat mula sila sa mababang antas ng lipunan, hindi ito naging hadlang upang kilalanin siya bilang isang mahusay na manggagaway. Magsisimula ang kwento nang isinilang si Laham ng kanyang inang alipin. At dahil ng mga panahong ito, walang karapatan ang mga alipin na magkaroon ng anak sa mga matataas na tao o mas kilala bilang mga kadatuan. Dahil ang ama ni Laham ay ang mismong datu ng kanilang banwa. At nang malaman ito ng unang asawa ng datu, ipinakulong ang inang alipin. Nang isinilang si Laham ay kinuha siya ng mismong datu dahil siya lang ang nag-iisang anak na lalaki. Anim ang asawa ng kanyang ama at ang kanyang ina ay isa lamang kalaguyo. Bagamat isinilang si Laham ng isang alipin, dahil sa dugo ng kanyang ama mula sa mataas na antas, naging isa siyang timawa o malayang tao. Pinalaki si Manuel ng isa sa mga pinagkakatiwalaang babaylan ng datu, at kahit hindi siya naninirahan kasama ang kanyang ama, ibinigay naman ng datu ang karapat-dapat na suporta sa kanya. At bilang nag-iisang anak na lalaki, may pagkakataon din siyang manahin ang pagkadato ng kanyang ama. Ngunit isang masaklap na pangyayari ang naganap. Ang unang asawa ng kanyang amang datu ay merong kapatid na lalaki at nais nito na siya ang maging datu dahil si Laham ay hindi purong kadatuan ang dugo na nananalaytay. At dahil sa pagkaganid nito sa kapangyarihan, binalak nitong patayin si Laham. Subalit bago pa man maganap ang pagpaslang, nakita na ito ng babaylan sa kanyang pangitain. Kasabay ng pangitaing iyon ay isang bugna para sa nooy sanggol na si Laham. Tandang isnig! Bumangon ka! Itakas mo ang sanggol! May mga taong nagbabalak na paslangin ang bata. Hindi ito maaaring maganap. Isang napakalagang bugna ang gagampanan ng batang yan sa kasaysayan ng mga tao. Kaya madali ka. Tahakin mo ang landas patungo sa kanluran. At wag na wag ka nang lilingon pabalik. Wika ng diwatang Lindayak. Opo, mahal na diwata. Gagawin ko ang inyong ipinag-uutos. At ngayon din, lilisanin ko na ang bayang ito. Pag-uusap ng dalawa sa pamamagitan ng isang panaginip. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang matanda at kaagad niyang inayos ang sanggol at itinakas doon sa lugar. Sa kasamaang palad, namataan sila ng mga kawal na pinag-utusan ng asawa ng datu at malubhang nasugatan ang babaylan. At gamit ng kanyang huling lakas, tumawag siya ng tulong mula sa mga diwata at inihagis niya ang sanggol na si Laham sa rumaragasang ilog. Mga mahal kong diwata, patawarin niyo ako sa aking kabiguan. Hindi ko nagawa ang aking tungkulin. Subalit sa aking huling kapangyarihan at natitirang lakas, binabasbasan ko ang batang ito. Naway siya ay maging ligtas at kadlungin siya ng tubig upang dalhin sa mga taong mag-aalaga sa kanya. At sa iyong kapangyarihan, o banal na tubig na nagbibigay ng buhay sa lahat ng nilalang, nawa ay tangayin mo ang sanggol na ito patungo sa kaligtasan. Panalangin ni Tandang Isnig, sabay hagis ng sanggol doon sa may ilog. Kaagad itong inanod ng napakalakas na agos, dahilan para hindi na ito maabutan ng mga kawal na papatay sa kanya. Matapos noon,
napadpad ang sanggol sa isang pamayanan ng mga lumat na isa ring uri ng pangkat ng mga manggagaway. Himalang sumabit ang sanggol sa mga puno ng saging, dahilan kung bakit hindi ito nalunod. Nakita si Laham ng isang babae na nagngangalang Silay. Kaagad siyang dinala sa pinuno ng mga manggagaway. Saan nang galing ang batang iyan, Silay? Tanong ni Tandang Apyong. Napulot ko po doon sa may pangpang. Inanod po siya kasama ng puno ng saging. Tugon ni Silay. Kaawa-awang sanggol. Sino namang magulang ang walang awang nagpaanod sa batang yan doon sa ilog? Ay, ganun pa man. Mapalad siya at buhay pa siya. Ano ang balak mo sa sanggol, Silay? Tanong ni Tandang Lamaw. Nais ko po sanang kupkupin yung bata. Yaman din lamang na wala kaming anak ng asawa ko. Siya na lamang po ang aming aalagaan. Kung inyo pong pahihintulutan, Pinunong Apyong. Kung ganon, pahihintulutan kita, Silay. Arugain mo ang bata at turuan ng ating mga pamamaraan. Tugon ni Tandang Apyong. Matapos silang mag-usap, pag-uwi ni Silay sa kanilang tahanan ay kaagad siyang sinalubong ng kanyang asawa at sinalaysay niya dito kung saan nagmula ang sanggol. Tuwang-tuwang kinalong ni Daguob ang sanggol at binigyan ito ng pangalan. At dahil ikaw ay biyaya ng ilog, ikaw ay papangalanan kong Laham. Wika ni Daguob. Ang gandang pangalan, mahal ko. Simula ngayon, ikaw ay kikilalaning si Laham, anak ni Daguob at Silay. Mabilis na lumipas ang maraming taon. Lumaking malakas at magalang ang batang si Laham. Sinanay din siya ng kanyang ama sa pakikipaglaban at ng kanyang ina sa larangan ng pagiging isang manggagaway. Nasa 12 pa lamang si Laham nang makamit niya ang kanyang unang tagumpay sa pangangaso. Labis itong ikinarangal ng kanyang ama. Ikinararangal kita, aking anak. Napakahusay mo at nagamit mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Wika ni Daguob. Wala po yun, ama. Sakto lang po na pumunta yung usa kung nasaan ako. Inihagis ko lang po yung sibat kaya natamaan ko po siya. Tugon ni Laham. Isa sa mga katangiang taglay ni Laham ay ang kanyang kausayan sa paggamit ng sibat at pana. Matalas din ang kanyang pag-iisip sa pagdating sa pangangaso. Bagay na kinaiinggitan sa kanya ng mga kaedad at ng mga nakakatanda sa kanya. Dahil sa tuwing lalakad ang pangkat ni Laham, tiyak na may inuuwi silang huli. Lumipas pa ang maraming panahon, naging binata na itong si Laham. Naging isa siyang makisig na mandirigma at mangangaso ng mga manggagaway. At kasabay din ng lahat ng ito, laganap ang pananakop ng mga banyaga sa buong kapaluan. Hindi pa lamang natutunton ng mga ito ang kinaroroonan ng pamayanan nila Laham. Isang araw, habang naghahanda para sa isang malaking pangangaso ang pangkat nila Laham, may isang mensahero ang humahangos papasok sa pamayanan. Magulos dili ka, habulin mo ang iyong hininga at sabihin mo kung anong nangyari. Wika ni Daguob. Mga dayuhan! May paparating na! Mga dayuhan! Wika ng mensahero at punong-puno ng sugat ang kanyang katawan. Kaagad din itong nawalan ng malay matapos niyang sabihin ang mensahe. Alam niyo ba kung saan ang galing itong mensahero? Tanong ni Daguob. Sa palagay ko, Daguob, mula siya sa bayang nasasakupan ni Dato Silang.
isang kapanalig ng bayan. Tugon ni Libon. Kung gayon, magsugo kayo ng mga mandirigba upang magmasid sa bayan para malaman natin kung ano ang mga kaganapan doon. Pag-uutos ni Dagoob at laking gulat niya nang magpresenta si Laham na siya ang pupunta sa bayan ni Dato Silang. Ama, hayaan niyo po na ako magtungo sa bayan ni Dato Silang. Mas kabisado ko po ang daanan papunta roon. May mga alam din akong lagusan upang hindi ako mamataan kung sakaling may nagaganap na kaguluhan. Wika ni Laham sa kanyang ama. Kung gayon anak, ibinibigay ko sa iyo ang aking paintulot. Magmadali ka at bumalik dito ng ligtas. Tugon ni Dagoob. Opo ama, ngayon din ay lilisan na ako. Matapos nun, kaagad nang lumisan sa bayan si Laham, tinahak niya ang daanan papunta sa kagubatan. Pagkarating niya malapit sa bayan, nakita niyang sunog na ang lahat ng mga kabahayan sa pamayanang ito. Nakita niya din na nakagapos ang matandang dato sa isang krus na gawa sa kawayan. Akmang aalis na sana si Laham, nang bigla niyang nakitang kinakaladgad ng isang dayuhan ang anak na binukot ni Dato Silang. Nga pala, kaunting kaalaman lamang sa mga ginagamit na kataga. Ang salitang kadotoan ay nangangahulugang mula sa mataas na antas. Ang mga timawa naman ay mga malalaya at ang mga alipin ay ang pinakamababang uri ng lipunan. At ang binukot ay isang anak ng dato na pinaka-iniingatan. Hindi ito maaaring lumabas o tumapak sa lupa dahil ang pagtapak ng mga paa ng isang anak na binukot ay nangangahulugang pagkawalang dangal ng kanyang amang dato o raha. Balik tayo sa kwento. Imbis na umalis ay mas lalong lumapit si Laham doon sa bayan. Pumwesto siya sa isang mataas na bahagi at inihanda ang kanyang pana. Binilang niya ang kanyang palaso at binilang niya din kung ilan ang dayuhan na nasa loob ng bayan. Nang malaman niyang sapat ang mga palaso niya, ay sinimulan niya ng isa-isahin ang mga kalaban. Nilagyan niya ng lason ang dulo ng mga palaso at sinimulang panain ang mga dayuhan. Sa leeg ang punterya ni Laham. Sa bawat pagbitaw niya ng palaso ay isang kalaban ang bumabagsak. Sa bawat pagtira niya, agad din siyang lumilipat ng pwesto hanggang sa iilan na lamang ang natira doon sa mga dayuhan. Papalapit siya ng papalapit sa bukana ng bayan. At nang maubos na ang lahat ng kalaban, kaagad niyang kinalagan ang dato at ang anak nito. Dato, ako po si Laham, anak ni Dagoob ng mga lumad. Sumama po kayo sa akin, sa bayan ng mga lumad. Ligtas po kayo doon. Wika ni Laham. Salamat sa iyo, pinata. Sinong nagturo sa iyong pumana? Tanong ni Dato Silang. Ang aking ama po, Dato. Siya po nagturo sa akin ng lahat ng aking kaalaman sa pakikipaglaban. Pero mamaya na po tayo magkwentuhan. Tayo na po. Baka maabutan pa po tayo ng iba pa nating kalaban. Matapos nun, kaagad na silang umalis doon sa lugar. Laking gulat ni Laham dahil nakasalubong niya ang pangkat ng kanyang ama. Kitang-kita sa mata ng kanyang ama ang pagkagulat dahil nakita niyang akay-akay ni Laham si Dato Silang. Kaagad niya itong nilapitan at tinanong. Mahal na Dato, mabuti naman po at ligtas kayo. Naaalala niyo po ba ako? Tanong ni Dagoob. Oo, Dagoob. Naaalala pa kita. Tugon ni Dato Silang. Laham, paano mong naligtas ang Dato ng mag-isa? Tanong ni Dagoob sa kanyang anak. Hayaan mong ako ang sumagot sa iyong katanungan. Ang iyong anak ay may kakaibang husay sa pakikipaglaban. Ang buong akala ko
ay isang pangkatang lumulusob sa mga dayuhan. Laking gulat ko dahil pumasok siyang nag-iisa sa bayan. Pagpapaliwanag ni Dato silang. Ano? Nahihibang ka na ba, Laham? Bakit mo ginawa yung bagay na yon? Ang sabi ko sa'yo, magmanman ka lang, hindi ba? Galit na wika ng kanyang ama. Patawad po, ama. Hindi na po mauulit. Nakayokong tugon ni Laham. Huwag mong kagalitan ang iyong anak. Mahusay ang ginawa niya. At kung hindi dahil sa kanya, malamang patay na ako at ang aking anak. Pagsabat ng Dato at kaagad na silang bumalik sa bayan ng Lumad. At habang sila'y naglalakbay, pinangaralan ni Dagoob ang kanyang anak. Anak, ang pagsunod sa mga kautosan ay napakalaga. Lalo na sa isang kagaya mo na magiging isang pinuno balang araw. Tandaan mo, kung gusto mong sundin ka ng iba ay dapat matuto ka ding sumunod. Pero anak, hanga ko sa ginawa mo. Biruin mo, walang mintis yung mga pana mo. Wika ng kanyang ama. Ipagpaumanhin niyo po, ama, kung sinaway ko po ang inyong kautosan. Ginawa ko lang po kung ano ang sa tingin kong tama. At ng mga oras na yon, alam ko naman po nakakayanin kong iligtas ang Dato. Pinag-aralan ko pong mabuti yung sitwasyon. Binilang ko po kung ilan yung kalaban. At binilang ko din po kung ilan yung dala kong palaso. Kaya nang matansya ko na kaya ko naman pong iligtas ang Dato, hindi na ako nagdalawang isip. At hindi naman po sa minamaliit ko ang inyong pamumuno, ama. Ngunit, ang nais ko lang pong sabihin na kung alam mong kaya mong gawin ang isang bagay, huwag kang magdadalawang isip. Gawin mo ito. At huwag kang matatakot na harapin ang mga maaaring kapalit ng bagay na gagawin mo. Lalong-lalo na kung alam mo sa iyong sarili na para ito sa ikabubuti ng ibang tao. Eto na, mga kaninuno. Announcement tayo ng winner natin ng isang kaban na bigas. Congratulations para kay Albi Baz. Congratulations sa'yo. Paki-PM ako sa aking FB page para maibigay ko ang premyo sa iyo. Pasensya na sa mga pokpok. Ginagawa kasi yung bahay namin. Anyways, tuloy tayo sa outro. Congratulations, Albi Baz. Intayin ko ang PM mo. Ayos, mga idolong kaninuno. Shoutout muna tayo. Shoutout para kay Miguel Burgos at sa mga riders sa Jollibee Pasig Team Colocoy. At shoutout din para kay Mayumi Garcia. Okay, mga idolong kaninuno. Eto na naman tayo sa istorya nila Manuel. At syempre, siguradong darating dito sila Salbog at Balinsusay sa mga susunod na episodes. Pero iba talaga yung dating kapag kwento nila, no? Talagang ibabalik ka sa nakaraan. Kumbaga, yung ating kultura, naiisip natin habang pinapakinggan yung kwento. Which is, ang sarap sa pakiramdam, hindi ba? Hindi ka lang basta nakikinig. Nagbabalik tanaw ka din sa mga nangyari nung unang panahon. At saka, grabe din itong si Manuel, ah. Ang gandang pagkuhaan ng aral nung ginawa ni Manuel. Kahit hindi naman yon yung inutos sa kanya. At kahit hindi siya sigurado sa bagay na gagawin niya, sinubukan niya pa rin. Kasi kalimitan sa atin, mga kaninuno, ang mga weakness nating mga tao. Kapag nakikita nating mahirap ang isang bagay, nagdadalawang isip ka agad tayo. Pero para kasi tayo umunlad, kailangan nating harapin yung mga pagdududa sa ating sarili. Para tayo umunlad, kailangan nating mahirapan, umalis sa ating comfort zone. Kailangan nating harapin yung mga nakakatakot na bagay. At yun yung ginawa ni Manuel. Kitang-kita naman natin na naharap niyang mabuti yung mga kalaban niya. Pero hindi siya basta-basta sumugod. Nakita naman natin na pinag-aralan niya muna yung sitwasyon bago siya lumusob doon sa mga dayuhan. Na ang ending, ayun,
nalagpasan niya ang kanyang katangian. Kaya sana pagkuhaan natin ng inspirasyon ang unang episode ni Manuel. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arugante. Hanggang sa susunod na kwento, paalam. Bye!